Ayan mga kapapa, maulan ang araw ngayon. Siguro may bagyo. Bagyo ng pag-ibig. Ayan, bahay ng aking mga kapitbahay. Pag ako inaway ni Mrs., gagala ako sa kapitbahay. Ayan na guys, lumakas na yung ulan. Ang lakas ng bugso ng ulan. Ayan. Nag-umpisa na siyang ano. Ayan o. Oh. Nagkaroon na ng tubig yung pakuran. O oh, diba? Biglang lumakas yung ulan. Ayan, ito yung likuran ng aking bahay. Ayan, meron siyang lababo. So, ito yung aking lalagyan na gagawin kong kusina. Ayan. So, itong exist na nandito sa likod. Ayan. Kailangan ko siyang bubungan. Ayan, bubong dyan. Extend ko yung bubong. Punta dito. Para yun na yung aking gagawing ano. Gagawin kong kusina ito, lutuan. Ito naman yung aking CR. Ayan. Wala pa siyang, ano, wala pa siyang tiles. Ayan, merong timba. Ayan, nag-aakot pa lang ako ng, ano, ng tubig kasi wala pa yung tubig yung aking CR. Wala pa siyang tiles. Kailangan ko pang i-tiles to balang araw. At yung aking bubong, ayan, wala pang ceiling. Ayan. Meron na siyang ilaw. Ayan. Nakikita natin yung kuryente dahil wala pa siyang ano, wala pang ceiling. Wala pang papagawa, alam niyo ka pa guys. Kaya ganyan lang muna. At ito naman guys, ang aking ano, maliit na electric pan. Pwede siyang ipailaw. Ayan ang ilaw niya. Ayan, ilaw. Tapos, ayan, pwede siyang i-ano, pwede siyang i- charge. Chargeable siya. Pag kahit wala siyang kuryente, pwede mo siyang paan na rin. Basta meron lang ano yung kanyang ano, ang kanyang na-charge lang siya. Ito naman yung aking bagong nabili na ano, extension. Para pag maraming gustong gumamit, marami kang maisaksak. Din meron din siyang para sa cellphone. Ayan, nakabit ko na. Ayan, bali, apat siya. Mag-charge ka ng cellphone, pwede na siya dito sa tatlo. Apat, o bali, apat lahat. Ito mga kapapa, bago kong biling ano, rice cooker. Ayan. Ito yung kanyang bukasan. Yun. Ayan ang kanyang bukasan sa gilid. Sirado mo lang yan. Ayan. Tapos yung start niya, off on. Ayan. Ayan guys, meron ako ditong couple mags. Ayan, kita nyo naman. Ayan. Di bigote. Tapos lips ng babae. Kita nyo naman. Ayan. Couple mugs. Ayan. Para sumahilig magkape. Meron na akong mugs magagamit dito sa bahay. Ito. Couple mugs pa rin. I love you. Ang nakasulat. Ayan. Kulay blue at saka pula ang sulat ng mugs na I love you.
So yun guys, nakain ng inyong kababa. At yung aking ulam ay nilagang bangos na may gulay. Ang gulay niya ay sitaw, kangkong, kanyang alo. Saka nilagyan ng ricado. Meron siyang kamatis. Kaya nga, ano ba ito? Tinola? Sinigang? Ayan, sinigang. Sinigang na bangos. Yan ang aking ulam ngayon. So, umpisahan ko na. Titikman ko na yung... Unahin ko muna yung sabaw. Yan, sabaw. Masarap. Sinigang nga. Tinola. Sinigang tinola pa. Di ano siya, meron siyang kunting asim. Saka, siyempre may sabaw di tinola. Masarap siya guys. Mahilig ako sa ano eh, mahilig ako sa sabaw. Pagka may sabaw, marami akong nakakain. Yan ang bango. Marami ako nakakain pagka may sabaw yung ulam. Parang nagmana ako dun sa tatay ko. Yung tatay ko kasi mahilig sa sabaw. Isipin nyo lang sa probinsya nung araw, nung ako ay nasa bukid pa. Yung isang pirasong alakin eh. Hindi natin i-sponsor yan ah. Yung isang pirasong lakim eh, alam nyo guys, hinahaluan ko pa yan ng ano, ng talbos ng kamuti, malunggay, tapos kalabasa, hahaluan namin yan ng isang pirasong lakim eh. At yung sabaw, isang kaldero. Yung sabaw, isang pirasong ano lang yun, isang pirasong ano lang yun ha, noodles na may sabaw, hihalo naman yun, pero haluan namin ng maraming gulay. Tapos dahil yung tatay ko mahilig sa sabaw, so isang kalderong sabaw. Kung makikita nyo itong ano, itong rice cooker, yung isang lakime, ganyan karaki yung kaldero, ganyan din karami yung sabaw. Ganyan yung tatay ko nung araw kami sa bukid kasi mahilig yung tatay ko sa sabaw eh. And siyempre marami din kami magkakapatid. So, pito kami magkapatid. So, kailangan namin marami din sabaw. Kaya ganun karami din yung lulutuin namin. So, isang pirasong lakimi. Isang kaldero din yung sabaw. So, yun kami sa bukid. Dahil wala kaming ibang makain na ulam. Mas mabilis na lutuin dahil pagod na sa pagtrabaho sa bukid. Kaya yun ang ginagawa ng tatay ko, bumili siya ng sardinas, tuyo, mga lakimi. Yun kasi para mabilis lang kainin, pero ang sabaw niyan guys, isang kaldero. Yun ang nilalagay ng tatay ko sa isang piraso lang na ano. Pero yun, hindi nagagawa yan sa bukid. Kami lang gumagawa niya sa isang pirasong noodles, isang kaldero na yung sabaw. Ganon kami nung araw sa bukid. Yan ang madalas naming ulam. Gulay! Kasi sa bukid, maraming tanim yung aking tatay ng gulay. So, kompleto kami sa gulay. So, yung mga gulay, doon lang namin kukunin yan sa mga tanim-tanim. Kaya hindi na kami hirap sa pagkain ng sa mga gulay. Hindi na kami bumibili. Ang binibili namin, yung mga dilata, sardinas, yan, noodles, yan, mga toyo. Yan ang madalas naming ulam sa bukid. Kasi
hinanganak ang inyong kapapagayos nga mahirap lang dahil hindi tayo mayaman. Kaya, ganun talaga ang kaya lang namin bilhin mga ganyang klaseng ulam. So, kaya nakasanayan ko na rin yung maraming sabaw. Pagka nagluluto yung aking nanay, aking tatay, marami talaga yung sabaw. And then marami rin kami magkakapatid. 7 kami magkapatid. So kailangan marami din yung sabaw kasi para hindi maubusan. Pero itong kasama ko. Ayan. Ayan. Hi ka naman sa ating ano, mga viewers dyan. Ayan. Hi. Yan, yan ang aking... Yan ang aking kusinira. Yan nagluluto sa akin. Yan ang aking... Ito yung kanyang hinanda na pagkain. Isang nanay, isang tatay. Yan ang aking kasama dito. Ang aking kusinerang isang tatay, isang nanay. Yung kanyang luto. Yan ang luto niya. Yan, sarap. Basta may sabaw, marami akong nakakain.